enjoy some video. Go, go, go. Go, 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 go. Ready? Go, go. Go, 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 go, go. Sumayin ka rin sa ano mo. Ayan, mag-a-mega lang shoutout. Ayan, yung problema. Ganun-ganun yung kasimple, no? Ang bilis-bilis. Magandang hapon po mga kabayan, tayo po ay pagpatuloy ang ating dasal na sana ay mahipo ang puso ng ating mahal na senador na siya ay ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Pero gaya na inuulit-ulit ko, kung ano man ang maging final decision niya, re-respetuhin natin. Pero humihiling pa rin po tayo na ipagpatuloy niya dahil kailangan po siya ng ating bansa. Napakadami pong magagandang programang na ilatag, na ibagbigay, na ibabanya sa mamamayang Pilipino. Hahayaan po ba natin maputol ang mga magagandang programang yon? Nakita niyo na po ang kanyang naitatag na malasakit centers, 149 all over the Philippines. Ang dami na po niyang natulungan. At napakadali pong lumapit para po sa medical assistance. Kompletuhin lang po ang mga requirement at ito po ay kaagad na a-approve. Napakadaling lapitan. Sino po ang senador na nagkaroon na po ng ganyang programa? Si Senator Bonggo lang po. Nung campaign niya ng 2019, sabi nila, political strategy lang yan, yung bumababa sa tuwing may nasusunugan. Pero ngayon, senator niya, na siya. Ilang taon na? 2 taon.
na senator siya tuloy-tuloy. Dinababaan niya po lahat ng nasusunugan. Na-experience ko pa, sabi ng Yumao, ang isa nating kapatid na napakasipag. Pero namatay po due to aneurysm. Sabi niya, Tol, may sunog sa Quiapo. Sabi niya ganon. Ah, sige, pupunta ako dyan. So, pumunta ako early. Hanggang alas 2 ng madaling araw, nandito kami sa Quiapo. Dahil inaantay namin si Senator Bong galing sa out of town trip. Isipin mo yan ha, galing ng out of town trip, pagod na ang katawan ng senador. Pero dumiretso pa rin siya sa nasunugan at nagbigay ng tulong. Alam mo, nag-iyakan ang mga tao kasi kung kayo ang nasunugan, nawalan ng lahat, may isa na matayan. Grabe ang iyak. Nag-iyakan po ang tao kasi doon nila naramdaman may gobyerno kasi bumababa mismo ang senador. Yan ang klase ng lideratong kailangan ng ating bansa. Kaya po kami nandito. Pangatlong araw na po namin na nagsusumigaw, no to withdrawal. Walang iwanan, Senator Bong. Kung kami sumusuporta sa iyo ay nakikiusap, please, pakinggan mo rin sana ang pakiusap ng mga taong sumusuporta sa iyo dahil nakita po namin, naramdaman po namin ang iyong talagang taus-pusong pagiging liderato ng ating bansa. Senator Bong, masaya kami. Pangatlong araw na namin dito sa COMELEC at hindi ka namin nakikita. Kami po ay makakatulog ng mahimbing. Sana, huwag ka nang pumunta ng COMELEC. Magandang balita po yan sa amin. Kami po ay masayang-masaya na uuwi na walang Senator Bong na napunta ng COMELEC dahil yan po ang aming pinagdadasal. Sa mga kapatirang, supporters, sa buong mundo kung saan may Pilipino, ipagdasal po natin, lalo na mga kapatid nating OFW. Ang dami na pong natulungan ng ating mahal na Senator sa mga problema ng mga OFWs sa buong mundo. Huwag po nating pakawalan, huwag po nating sayangin ang pagkakataon nito. Sa mga OFWs, magkaisa po tayo, dasal, dasal, dasal. Lahat po ng ating dinadasal, nandyan po ang Diyos, pakikinggan niya po ang ating mga hiling. Kaya mga kababayan, kapit lang. Meron pa po tayong bukas habang may buhay, sabi nga may pag-asa. Laging ilagay po natin yan sa ating isip, sa ating puso, habang may buhay, may pag-asa. We love you, Senator Bong! Tumang bukas na ibabalik pa kayo. Tomorrow is, ano, sarado ang palasyo. Tomorrow is Saturday. Lunes na naman. Sunday, wala. So, Lunes na yan. Andito hanggat ano, hanggat hindi napiprint ang ballots. Kasi kailangan natin makita niya. Ito yung paraan natin ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga napakagandang nagawa niya sa ating bansa. Ako personally, wala naman akong hiniling sa kanya eh. Pero nakita ko ang mga napakaganda niyang programa. Ang daming lumapit sa akin, sa medical assistance. Lahat yan natulungan, walang hindi natulungan. Basta kompleto lang ang inyong requirement, yan ay maayos na naproproseso. Sa mga OFWs, may kanya-kanya kayong kwento. I-share niyo po sa Facebook ang mga magagandang nagawa ni Senator Bong para malaman po ng buong mundo kung saan may Pilipino ang mga magagandang nagawa na niya sa ating bansa. Kaya, President Bongo 2022, mahal namin kayo. Thank you! Thank you, ma'am. Yan, makakamit ang auditory tayo. Ayan mga kabayan ha. Good news po yan.